nagwelga ho kami. Dahil ho sa hindi kami mapirmi noon. Ano ho kami yung contract worker. Ngayon ho sa tagal na namin hindi pa rin kami napipirmi. Ginawa ho namin. Nagwelga ho kami sa loob ng Latunde niya. Ngayon ho, mga ilang araw na ho doon, hindi kami, ano, sitting down strike ho kami. Hindi kami gumagawa, nandun lang ho kami. Siguro, sa takot din nila, baka may mangyari sa kapabrika nila, inano ho kami ng mga ilang araw ho, pinahuli kami. Dumating yung metro ko. Nung naguhulihan ho, sa takot ho namin, nag-iiyakan ho kami, kumakanta ho kami ng bayan ko. So, paglabas ho namin, yung ibang kasama ho nun namin nasa labas, na may mga dalang kandila, kasama ho yung mga madre. Pagkatapos ho, nung dalin kami sa, dinalang ho kami sa krami, yung dating presidente namin na si Mang Elsie, nakita namin na nakakulong ho. Kami lang niya nakikita namin. Nung huliin po ako, ako po'y pinagsusuntok si May Balikat. Hindi ako masuntok na sa dibdib. Lagi ko sinasangga ng aking kanang kamay. Ang ginawa po, itong balikat ko ang sinuntok. Kaya pagtaas ko ng kamay kong ganoon, susuntok ko yung balikat ko, bababa ito. Pero hindi pa rin ako minto at lumaban at nagsasalita sa kanila na sinasabi namin, hindi niyo mapipigilan ang galit ng uring manggagawa, lalaban at lalaban kami. Ako po ay isang taong kinulong. Kasi yun, nung panahon na yon, meron din po kaming kasama na nawala eh. Na bigla na lang nawala. Hindi ho namin alam. Sabi daw ho, dahil daw sa ano yon, lumalaban. Kaya natakot din ho kami nun eh. Pero talagang matatapang ang taga Latunde niya, talagang lumaban ho. Kaya nga sabi nila eh, kami lang daw nakabasag ng ano eh, nakatahimikan ng martial law eh. Dapat natin malaman na ang sandata ay isang bagay na mahalaga sa digmaan. Hindi itong bagay na mapagpasya ang mga mamamayan, hindi ang mga bagay. Sumagot ang sambayan ng Pilipinong manggagawa sa buong kapuluang Pilipinas. Hindi lamang isang lugar, hindi lang dalawa, tatlo, apat, kundi ang kabuuang manggagawa ng buong Pilipinas. Tumugon, lumaban, hindi natakot na makibaka. Kaya ang salita po namin, huwag matakot, makibaka. At dito po, ipinakita ng buong manggagawa ng Latunde niya na wasakin at basagin ang mismong kamay na bakal ng martial law. Lumaban po kami. Kasama po namin ang buong sambayan. Ang mapagpasya, ang mga mamamayan, hindi ang mga bagay, ang mapagpasya. Nagtayo kami panibagong union. Pero yun ho, palihim lang. Kasi meron din ho kaming union na kasamahan na iba naman ho yun. Pero ho kami, yung union ho namin, talagang nakipaglaban ho kami. Dahil ho, yung bago hong union, palihim lang ho namin tinayo yun. Kanya-kanya kaming pirma.
nakaroon kami ng pag-aaral, pag-uugnayan una. Gusto ba natin makaroon ng union? Ang sagot naman ng aking mga kapwa panggagawa, oo. Ang masa lamang, ang siyang tunay na bayani. Ang masa lamang, ang siyang tagapagli. Ang pagkakaalam ko, yung welga namin yun, naging tagumpay. Kasi ho, mga isang linggo lang ho, o ilang hindi ko lang matandaan, pero naging regular agad ho kami. Yung mga nagwelga, 300 doon kaming niregular. Tapos ho, mga ilang taon din ho, niregular na yung ibang natira. Ang mga naging matapang at palaban ay yung punto na huwag matakot, makibaka. Lumaban ka, bayan. Kaya pati mga estudyante, pati mga magsasaka, nakita nilang kailangan ang buong sambayanan nagkumilos, gumawa at sabihin kay Marcos na sobra na, welga na kami. Pagka ikaw hindi ka lumaban at natakot, walang mangyayari sa pinaglalaban mo. Kahit na alam namin na yun, pwede namin ikapahamak dahil yun, panahon ng martial law. Huwag tayo matakot. Magsama-sama tayo, hawag kamay. Ang payo ko sa mga manggagawa, mga makibaka at mga magtagumpay. Lumaban tayo. Marami pa ang lalabas na papakunwari. Kaya mag-ingat tayo dyan, mga kasamang manggagawa. Kahit kay haba ng lalakbayin, daang taga-Roman ang humagupit. Kahit ilang libong tagulan ang sumapit, hinding-hindi tayo titigil. Dahil mithi natin palayain, bawat isa sa pag-alipin. Sa gitna man ng gutom, kahirap at pasakit, hinding-hindi tayo susuko. Kahit na may bagyo, kahit na may unos, kahit may libo-libong kaway. Kahit na magapi at isang matira, sa ating dakilang hanay, tayong manggagawa at magsasaka. Sambayanan ay muling babangon, ipagtatagumpay ang bawat labanan sa buong daigdig.